nilait, hinusgahan, pinagtawanan. Yan ang dahil lang sa isang maling paratang. Yan ang naranasan ni Franz Angelo Dizon, ang makulong sa krimen na hindi naman daw niya ginawa. Pero tulad ng sabi ng iba, you can never put a good man down. At dahil sa tiwala sa may kapal, ang kwento niya nag-iba at naging inspirasyon pa siya sa nakakarami. Paano nangyari na naging preso noon, pulis na ngayon? Hindi mahalaga pangit na simula o ang struggle mo sa gitna. Pero ang mahalaga ay kung paano mo ito inaay sa dulo. Ang bangungot ng kanyang madilim na nakaraan ay tila multo na sa kanya, ay paulit-ulit na dumadalaw. Isang nakakatromang pangyayari kasi sa kanyang buhay ang kailanman hindi raw niya malilimutan. Pero ito rin ang naging daan para siya itawaging pambansang patrolman. Siya si Franz Angelo Dizon ng Manila Police District. Idolo ng mga kabataan at inaasahan ng karamihan. Ang mamang pulis ng Sampaloc, Maynila. Pero bago pa man naging isang ganap na alagad ng batas si Sir Franz, isa daw siyang tipikal na binatilyong pasaway na taga Maynila. Maalis ako ng... Sama ba yung mga tropa natin? Umaga ng liwanag, uwi ako liwanag na rin. Happy-go-lucky ako nun. Talagang wala ko iniisip kung ano mangyayari sa akin bukas. Basta masaya, go ako. Malayo sa kaseryosohan noon si Franz dahil puro pasarap lang ang kanyang alam. Walang paki kahit mapabayaan ang kanyang pag-aaral. Umiikot lang sa barkada at bola ng basketball ang kanyang buhay. Sa husay sa paglalaro at ang king karisma, hindi nakapagtataka, marami ding mga babae ang sa kanya'y humahanga. Noon, walang iniisip yan eh. Puro ano, puro good times. Minsan hindi uuwi, inom, ganun. Yan lang lagi ginagawa niya. Wala siyang niisip, pag-aaral niya, pabaya. Sa galing makisama ni Franz sa mga kaibigan, kahit saan man basta nandoon ang buong barkadahan, siguradong hindi siya lumiliban. Pero isang gabi pala ang nakatakda na magpapabago at magdadala sa kanya sa sitwasyong ni sa kanyang hinagap ay hindi niya inakalang kanyang mararanasan. Habang nagkakasiyahan at abala ang lahat sa kwentuhan at inuman, may mga planado na palang patibong at pansariling gagustuhan ang sa kanya'y inuumang. Dalawang menor de edad ang nooy katabi niya at nakikipagkaibigan sa bawat titig, sulyap at kilos ng mga babae. Pansin ito lahat ng kanyang kaibigan na si Jo Marie. Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon na si Franz na umalis at iwasan ang hindi magandang kutob na kanyang nararamdaman noon. Sobrang saya. Hindi ko na alam kung sino-sino yung mga nasa harap ko. Iba-ibang tao na. Hindi ko na close. So, nagkaroon ng kasiyahan, ng inuman. Then, kinabukasan, ayun na. Inakala nilang gabing puno dapat ng kasiyahan at magandang pagkakaibigan. Mauuwi pala sa matinding kontrobersya at malaking kahihiyan. Sir! Sir! Wala akong kasalanan. Dinampot ng mga operatiba si Franz at kanyang kaibigang si Jo Marie. Itong lalaki ng pusasan ng mga pulis Maynila itong Biyernes ng gabi. Inuli sila dahil sa umano'y pag-rape sa dalawang dalagita. Ayun, bumuo yung mundo ko. Akala ko hindi ko na ma-achieve yung pangarap ko nga magandang buhay. Yung pinaproject kong sarili ko after 10 years, ganun. Kasi syempre, hindi naman biro yung kaso na yun eh. Diba? Reclusion perpetua ang... karampatang parusa. So, ang isip ko, mabubulok na ako sa kulungan. Paano na ako? Wala na. Tapos na. Ang gabi na po yung nagsaya po kami, pero kinabukasan,
May kaso na kami na kinaharap. Sobrang nagulat po kami talaga. Talagang wala kaming alam. Mamamatay lang po ng papa ko nun eh. Tapos rape pa na rape naman. Kalaboso ang dalawa matapos maipresinta sa Noy Regional Director ng NCRPO, General Guillermo Eleazar. Walang awang nilait, kinondena at pinagtawanan si Franz at Jo Marie ng karamihan. Damay pati kani-kanilang mga pamilya. Nung nakulong siya, sobra yung bigat na naramdaman namin. At sa kanyang pagkakakulong ay dito na pumasok sa isip ni Franz. Ano ba ang kanyang naging kasalanan para ito ay kanyang pagdusahan? Bakit ang kapalit ay ang kanyang pangarap at maganda sanang kinabukasan? Ang sakit na nainusgaan ka na wala na to, wala na to, katapusan mo na, rapist ka, na ginajudge ka ng tao na masamang tao, dapat mamatay ka na, dapat bitayin ka, dapat sa'yo mabulok sa kulungan. Ang sakit nun. Hindi ko mong deserve to eh. Sa kasong kinakaharap ni Franz, paano siya muling makakabangon? May pag-asa pa bang maitama ang maling paratang? Ano ang magiging kapalaran ng binata sa kulungan? Malalaman na yan lahat mamaya sa pagbabalik ng Rated Corina. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit! You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili! Ating masayahin at palakaibigang binata na si Franz. Binago sa isang iglap ng maling paratang. Inuli sila dahil sa umano'y pagka-rape sa dalawang dalagita. At sa loob ng halos isang buwang pagkakakulong, walang gabing dumaan na hindi niya isinigaw sa kanyang isipan, wala akong kasalanan. Sasabi ko lang, you can never put a good man down. Diba? Kasi in the end, justice will prevail. Walang sapat na ebidensya at tila na konsyensya ang mga nagsampa ng kaso sa kanya. Ito ang naging dahilan para lumabas ang katotohanan, inosente nga si Franz. Napawalang bisa ang krimen na inakusa sa binata. Walang pagsidla ng kaligayahang kanyang naramdaman dahil sa kalayaang kanyang muling naranasan. Nakakulong siya parang yung hindi na kami makakita ng liwanag. Sobrang ginawa sa amin ng Panginoon. Hanggang ngayon, hiningi pa rin kami ng pasasalamat. Habang buhay talaga. Sa pagkakataong iyon, hindi nakalimutan ni Franz magpunta sa bahay dalanginan para doon ay magpasalamat sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya ng may kapal. Dito na rin ipinangako ni Franz na babaguhin niya ang lahat at itatama ang mga mali sa kanyang sarili. Nung nasa loob ako ng kulungan, talagang puro iyak ang ginawa ko. Pero naisip ko na kahit mag-iiyak ako dito, andito na ako. Pinagpasa Diyos ko na lang lahat, nagpuro dasal. Walang oras na hindi ko tinawag si Lord. Doon ko naisip na pag ako nakalabas dito, magbabagong buhay. Inalis ni Franz ang lahat ng galit at natutong magpatawad. Inihinto ang kanyang pagiging happy-go-lucky at hinarap ng seryoso ang kanyang pag-aaral dahil handa na siyang abutin ang pangarap na maglilingkod sa bayan. Matapos ang dalawang taong pagtitraining, ang dating nakulong, inapi at hinusgahan ng lipunan, isa na ngayong ganap na alagad ng batas. Isa na siyang pulis. Ang kanya namang kaibigan na naging kanya ring kakosa, pinagbuti rin ang homeschooling at ngayon ay gagraduate na. Mas makabuluhan ngayon yung pagpapulis ko eh, kumpara nung pinapangarap ko pa lang. Kasi ngayon pulis na ako, mas nag-iisip na ako ng tama at mali. Kung tama ba itong ginagawa ko, kasi na-experience ko ng makulong. Mas nakatulong to sa pagpapulis ko na mas magagampanan ko ng mabuti at maayos yung trabaho ko nang wala akong inaargabyadong tao. Sinimulan na rin niyang maging isang mabuting anak. At kung dati, puro pansarili ang kanyang inaatupag. Ngayon, malasakit na sa kapwa at maging mabuting ehemplo para sa mga bata ang kanyang pinagkakaabalahan.
dahil sa kanyang pagkakakulong. Isang business ang pilit niyang itinayo, hindi para sa sariling kapakanan, kundi para maging daan para tumulong sa mga tulad niyang nakulong at pinagkaita ng pagkakataong muling ituloy ang magandang buhay. Sila ang mga dating bilanggo na nagkamali pero gustong bumawi. Si Jason na isang dating hold-upper at murderer. Si Jomel, nalulung lang naman sa droga noon. At si Joseph na dating halang din ng kaluluwa. Papasalamat po kay Sir Franks. Binigyan niya po kami ng panibagong buhay. Sa malasakit ni Franks sa mga taong akala ng iba'y patapon na, marami ang humanga sa kanya. Itong tiwala na binigay niya doon sa dati niyang mga kakusak, siya yung nagsasabi sa amin, mabigyan mo sila ng pagkakataon na mabigyan din ng chance, yung tiwala, mabalik din. Sa only good deeds ni Franz, inspirasyon siya ng karamihan. Instant celebrity na nga rin siya. Kaliwat ka na nang nagpapapicture dahil low din na siya ng masa. Makakasa kayo, nagagawin ko yung trabaho ko ng kung ano yung gagawin ko yung nararapat, gagawin ko yung tama. Patunay ang kwento ni Sir Franz Angelo Dizon na hanggat may buhay, may pag-asa. Dahil sa huli, hindi kayang takpan ng kahit anong kasinungalingan ang tunay na kulay ng ating kalooban. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.